Hello traders, welcome in our YouTube channel. In this video, we will discuss about the performance of our index for the next week and for several stocks na we should watch out for next week. And we will also include in the discussion about the Dow Jones and the pandemic COVID-19, no? So if you haven't subscribed yet, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification so you would always get the latest content that I upload every day so that you will be updated with the latest market happening. So umpisa na natin, no? So first of all, I want to discuss about the COVID-19 pandemic, no? As you can see, dati-dati China yung top 1, top 2 is Italy, then top 3 is the US, no? So bakit natin i-discuss ito? Because it is very very important for us to know na yung US ngayon is top 1 na, and it has a direct impact sa stock market nila, no? So bibisitahin natin after that. So as you can see, US nag top 1 na, from top 3 umangat siya ng top 1, no? So very rapid yung pag-angat niya. And if you will also observe the worldwide volume, talagang may volume, no? Kung sa stock market, ito yung breakout, di ba? Breakout accompanied by volume, eh talagang tataas palalo, di ba? So of course, we are just interpreting the data here, no? So kahit masama man isipin, pero yun yung interpretation, di ba? Kapag breakout, all-time high, tapos may volume, there's a tendency na hindi pa to climax, pwede pang tumaas in a subsequent weeks, few weeks or few months, no? We don't know kasi itong sa Philippines, may nagsasabi na it might not be able to successfully contain the virus within April, no? And I think kung hindi pa rin ma-contain yung virus, it will take until month of June, no? Or May. Kasi meron pa rin talaga sobrang titigas ng ulo, no? Katulad nitong sa Italy, no? With that respect, we want to discuss about the Dow Jones, no? Itong kahapon, nag-up to the several few days because of the Fed interest rate cuts, tapos yung US coronavirus, they stimulated a plan to reach a deal on a nearly $2 trillion to fight the COVID-19, no? So yun yung mga factors affecting kaya bakit tumaas to in the past few days, no? Tapos nung nag-top 1 ang United States sa COVID-19 cases, it opened gap down, no? So as you can see, ito papakita ko sa inyo, na-close na niya yung yung gap down here, no? Ito sobra-sobra pa, no? Ayan, no? Sumobra pa siya dito, no? And as it retrace, it might challenge the gap up here, no? Itatry niyang i-close yung gap niya somewhere at 21,200, no? All the way down to 20,800. Basta ang mahalaga dito kay Dow, the 20,000 level should hold. Oh, yan yung pinaka ano. So let's get back on our index, no? As you can see, itong 5-3 level did not hold. At yung mga previous video natin, if you are following my works, no, sinabi ko doon sa mga video na yon na the index will try to close the gap. Itong matabang gap na to, no. Tapos itong tatlong araw na ito starting from here, ito yung nag-create ng base, no. May base na ginawa diyan. Ito papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung base na create niya, no, on the 3 days, no. So before breaking out dito sa upper resistive box. Now yung dalawa tatlong araw, itong una at pangalawang araw, it tries to close the gap, which successfully has been done, no. So breaking out MA9, ito yung unang target price, di ba? MA9, then itong closing the gap. And as you observe, itong 5-3 level, resistance yan way back before dito sa year 2012 or 2000, in the middle of 2011, no, resistance siya dito. Kaya medyo malaki ang bearing ng 5-3, no, tapos eventually naging support bandang dito sa mid or third quarter of 2012, no. So masyadong significant yung
yung 5-3 level. Kaya kung nakikita nyo, nag-breakout nga siya dito, pero doesn't hold. Ito ngayon, magtataka kayo kung bakit nag-open ng gap up, then it close on a breakdown, no? Kasi ayun, no? Lumusot sa 5-3, no? So, bakit nagganon, no? So, first thing, pag bear market, usually, it opens gap up, then it closes in a very, very bearish candlestick, no? Usually, ganyan yan. Kasi, binubuhusan yan, no? So, yung strategy ng mga institutional funds or yung mga foreign funds, they sell on strength. Pangalawa, Friday ngayon. We don't know what is to expect or what we don't know what is going to happen for the next few days, Saturday, Sunday. Kaya if there is a negative or positive development for the following 2 days, no, gagawa tayo ng emergency na discussion, no, so that you will be updated. But for now, if things remain in constant, yun pa rin yung analysis natin for the following stocks, no. Mamaya i-discuss natin sila, Fruit, PXP, ISM, no, na magiging dito company na siya on April, no. So mamaya i-discuss natin 'yon. Then pangatlo is that since nabahira na yung reputation ng Philippine market, yung financial market natin, because nagsara ng dalawang araw, the investors don't want to take that risk, no. Ayaw nilang mag-stay yung pera nila dyan. Mamaya, may nangyari on Saturday or on Sunday. Tapos, pagdating ng Monday, they will announce that, okay, market will be closed for another few days, no? So, yun yung ano eh. You know, the investors mayroon na yung ano eh, fear eh, no? So, they don't want the uncertainties. They want results, no? So, whatever the reason, kasi ganito yan. On China, merong top 1 sila sa COVID-19 cases, they did not shut down their Shanghai Composite, no, open yung financial market nila. Ngayon, US naging top 1 na, but the Dow Jones or the Nasdaq or the NYSE, lahat ng mga index nila is open, lahat ng exchange nila open. So, ano ang kinaibahan nila compare sa atin, and yet we are facing with the COVID-19? Una, it might be lack of resources or lack of high-tech equipment, no, para to fight the COVID-19. So, with that respect, ayaw na ng investor alamin kung ano-ano man yun. Ang gusto nila, result. Ang gusto nila is simple lang, di ba? Equity market should be bought anytime you want and sell anytime you want at any price you want. Pero kung sinarado mo yung market, eh, that's create an uncertainty or risk. Kaya, eto na nga, nakita natin na Friday, so binuhusan na, tapos breakdown. So what you want to expect from here right now is it might retrace way back to MA9 and close the gap here. Ito, nakikita niya ba to? Ayan. Pwede niyang i-close yung gap niyan. So abang ka if it will bounce dito, ito. Dito, wait. Ito, dito. Tingnan mo kung magbabounce siya dyan. If it will not bounce, no, observe pa rin, of course, kasi we are on the position of retracement kasi nga na-breakout yung 5-3. If hindi to mag-bounce, more likely, the index will trade 4-8. Kung mapapansin mo, itong lower resistive box is 4-8, no, 4-8 level. If ma-breakdown ito, ang next itcha challenge niya is 4-5. Now, anything price that below 4-5 level is already a bonus. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yun. Kasi, marami na tayong ginawang computations and calculations na tungkol dyan, no? Ang pinaka far na it could go is like 4-5 lang, no? Kasi ano yun eh, shake off or undershoot. Ang pinaka support talaga niyan is 4-8, pero minsan dumadaos-dos, lumulusot hanggang 4-5. So anything below 4-5 is already a bonus, no? So choose your poison na lang with respect sa mga individual stock. Now, let's talk about Fruit. Kasi binenta ko na to eh, no? Nabili natin ng 102, 103, benta natin ng 127 yata. So, ano yung analysis natin dito? So, naipaliwanag ko na to way back before na it might create a cup and handle, no? So, ito yan. So, since hindi niya na-hit itong
closing the gap kasi ang expectation natin it might trade on this range, no? Tutuloy siya dito, then pwedeng bumagsak dito, mag-retrace, tapos mag-breakout, no? With a volume, no? Pwedeng breakout, ganyan. So, it will create you a cup and handle, no? Na chart pattern, if you will try to observe, ganyan yan. Ayan, ganyan, cup and handle, no? Pero, as you can see, dito pa lang sa, ano, sa lower resistive box at 1.27, hirap na siya. Nag-challenging na sa kanya mag-breakout or mag-hold dyan. So, yan yung lagi kong tinuturo sa inyo. When it comes to gap down, tapos it will reverse, no, magba-bounce, ang pinakaunang target price niyan kagad is lower resistive box. Then, bonus na lang itong upper resistive box plus ito in confluence in MA20, no? So, what you want to expect right for next week is that the fruit will trade or will try to challenge the MA9 if it will hold, or it will retrace back, no? Dito yan. Ito, papakita ko sa inyo. Ito. It will retrace back here. Pwedeng dito ka sumalo at 1.1 buy in a relative small amount kasi always remember we are in bearish state, we are in recession state pa rin na, kaya huwag kayong masyadong optimistic, huwag kayong bullish mag-allocate, and allocate not more than 50%, cut your losses early, no? Limit your losses not more than 5%, no? Kasi nga bearish eh. Tapos if you have a profit, no, sell them on strength and sell them quickly, no? Hindi mo siya pinatatagal. So, going back, ito, it might trade dito hanggang dito sa 1.1 or 11. And observe mo kung mag-bounce siya kasi kung titingnan mo, ayan, no, saktong-sakto sa MA9. If hindi to nag-hold, it might try to retest the the 1 pesos level per share. But we want to see dito mag-bounce kasi para kahit papano, lower, high, no, magkikreate siya ng uptrend, no? So, pwede mag-trade siya dito, ganyan, bagsak, tapos try mag-angat, tapos yan. Tapos, it will try to hit the upper resistive box to close the gap, no? So, ganyan yung setup na gusto natin makita para kahit papano, higher low and higher high. Kasi, ito yung low, ito yung new low, tapos ito yung high nung dito, tapos ito yung high dito, tapos on the third base ito yung high niya bandang dito sa upper resistive box, no? So let's see what's going to happen next week, no? Observe lang, please do not be bullish, no, kasi ang pinaka main factor pa rin na tinitingnan natin, of course, itong ang COVID-19, top 1 ng US, no? So anything na may major announcement ang US, of course, kung negative man yan, highly impacted yung market natin, no? So be prepared, no? So next thing we will talk about ISM. Ayan, marami sa inyo nagtatanong neto tungkol sa akin, so I just want to share it with you, no? So ISM kahit papaano nag-close in a very sideways market, no? Yung candlestick niya, indecision candle to kung tutuusin. So with a relatively high volume, ang lagi yung sinasabi if you want to trade ISM is wait for a pullback, no? So antay ka ng pullback dyan. So the two things yan, no? So since hindi niya na breakout itong pag in-extend natin ito, ayan, hindi niya na breakout yan, no? Ayan, no, kung mapansin mo konti lang yung breakout niya pero considerable, dapat mag-hold itong around 1.51, 1.5, no? So na breakout pala niya, dapat mag-hold to, no? So if it will not hold, possible retracement niyan is MA20 then MA9. So possible na mag-close itong gap, no? So if you want to trade, buy in a very relative small amount dito. Kapag hindi nag-hold to, cut loss ka na lang. Tapos ang pinaka-target price mo is itong upper resistive box, then itong 2 pesos per share, no? So ang profit mo niyan is around, check natin, kung dito ka bibili, around 18%, then next is around 33%. So yan yung magiging profit, no? As you can see, net foreign buying, no, 7.5
33 million, no? So with an increase in volume, no, so medyo hindi siya apektado kasi nga telco company siya, no, and may mga development na on April magiging DITO company na siya, no, DITO, no, yung ticker name niya hindi na ISM, so that's is a positive development, no. So yan yung isa. If this will not hold, of course it will retrace MA20, then itong closing the gap, no, malay mo i-close yung gap, or dito sa MA9 swerte mo kung makabili ka at around 1.2 pesos per share, depende sa reaction ng market, no, kasi we are mirroring the ano, the market of the United States. Then next we will talk about P-Gold, no. P-Gold, ito kasama to sa top 10 ko way back 2017 2018, pero hindi nagpo-progress yung stock, no. What you want to observe here, hindi ka na dapat humabol dito kasi malaki yung inangat, and there are a lot of stocks out there na magaganda pa ang price pattern, no. So tsaka yung mga buying point. So what you want to observe here, kung meron ka pa, is you want to observe if this MA 100 holds, no, kung magho-hold to. Then kung hindi, you may take your profit na kasi it will approach, it is near approaching the 40.2 level of resistance, no, tapos malapit na sa MA 200. Pero stay put ka pa lang hanggang Monday, no, kasi ito yung pinaka ano diyan, eh, pinaka bottom line, no. Yung pure gold, they make money because of this pandemic na ano, no, panic, no, kasi of course their main line of business is grocery stores, no, retail stores, no. So if you want to dig deeper about their fundamentals, and bigyan ko lang kayo ng clue, no, you check their inventories, you check their sales, no. So hindi natin madi-discuss dito lahat kasi medyo mahabang-mahaba 'yon. So you want to check their income, their EPS, their ano pa ba, sales, no, then lastly yung inventories nila, no. So yung risk lang niyan is kapag na wipe out or naubos na yung ano, yung supplies nila, tapos may mga lockdown pa yung mga logistics, yung mga transportation nila, yung pagdala ng mga supply, of course madidelay yan, and dun na magi-start yung pagbagal ng benta nila, no. So para ngayon, nakakabenta sila ng marami kasi they have a lot of inventories na nabili nila way back before the coronavirus take effects, no. So yan yung ano, analysis natin kay Pure Gold. May nag-request pa yata, eh, let's see kung may nag-request. ISM, parang may nakita akong iba, eh. Oh, wala na. So next thing we will discuss about PXP, no. So itong PXP naman, may nagtanong din sa akin neto, no. Ang sabi ko, ang potential target price is this one. Ito, from here to here, no. Ito yung closing the gap, eh. So sabi ko, kung meron ka at ito, kung nakita nyo, nag-bottom na siya from here, no, somewhere here. Tapos nag-breakout siya dito, no. So kung nakabili ka somewhere here, tapos nag-hold ka hanggang ngayon, no. Pero medyo delikado to kasi bumagsak na siya dito, eh. Dapat ano ka na, eh, sell on strength ka na dito, eh, no. Kapag mayroong 'di ba nag-open ng gap up pero hindi na sustain yung opening price, dapat pagka bagsak pa lang niya, nag-take profit ka na kasi malulusaw yung profit mo, sayang yung 7% mo, no. Tapos kapag hindi ka nag-take profit, inantay mo pang bumagsak hanggang dito, nakikita niyo itong lower wick, no, lower shadow. So just in case, kunwari EOD trader ka, you want to watch out if the lower resistive box, ito, it will hold, no. So yan yung itatry niyang i-breach, no. So meron ka ng, kung nakabili ka somewhere here dito sa breakout, tapos benta mo dito somewhere 13% gain, then if ma-hit pa tong upper resistive box is 18%. And you want to also watch out itong pangalawang gap down, no. So pwede niyang i-close yan, itong pangalawang gap down dito. So if you try to calculate kung dito ka nakabili upon breakout, so lower resistive box is around 20%, then
etong near approaching the MA 20 is around 25% at etong upper resistive box, no? So let's check JFC kung anong balita kay JFC. Ayun, tumaas na si JFC, pero medyo pangit yung ano, yung ending niya. As long as MA9 holds, okay pa tayo dyan, no? So ito na nga yung sinasabi ko eh. During those past few days, like 2 to 3 days, tumaas sila fruit, no? Hindi nakasabay si Jollibee. So parang laggard siya. Isipin nyo, blue chip pero laggard, no? Una yung growth stock. So that is something that you have to watch out, no? To be ano, to be take into consideration, no? So kung trader ka, medyo avoid to. Pero kung investor ka, buy on relative support, no? And still, for me, wala pang buying signal, no? Kapag ka, ano. But, of course, watch out itong ano, ito. Trading the gap, no? So, kung nakabili ka somewhere here, ang unang target price mo itong lower resistive box. Bonus na lang kapag na-hit pa niya itong upper resistive box. Yan yung lagi kong sinasabi sa inyo. So, kung nakabili ka ng medyo mas mababa yung average mo, observe ka lang if the MA9 will holds. If this will not holds, kung trader ka, you might have to take your profit. Kung investor ka, of course, buy on relative support somewhere near here, no? At around like 90 pesos per share, 93 pesos per share, no? Somewhere here. So, Ayala Land, bisitahin natin kasi lahat ng stocks na trinade natin, niliquidate na natin, eh, no? So, as you can see, ito, nakalimutan ko na sana ako nagbenta, eh. Somewhere, ito yata, dito yata. Kasi, as you can see, ito nga, nag-close na yung gap, no? From here, ayan, no? So, yan. Nung nag-close na yung gap, since okay pa naman yung candle na to, may volume, so, sabi ko, antay pa ng next day, pagka ma-breakdown niya itong ano bang tawag nito, upper resistive box, dun na ako magte-take profit. Pero umangat, pero medyo hirap na siya dito, then observe ko like 11 o'clock AM, walang volume, like konti lang. Itong volume na pag-angat, medyo sa katapusan na to eh, kaya binenta ko na siya nung Thursday ba yata to, Wednesday ko siya binenta. So, yan. So, I hope you learned something in this discussion, no? So, if you want me to analyze your stocks, pwede kayo mag-comment down below para at least on weekends, I can create a video for you para kahit papano malinawagan kayo. And, of course, for those na medyo malalaki na yung ipit, no? So, kahit papano malinawan kayo kung ano yung mga dapat na discard na dapat nyong gawin. So, for newbies out there, you can share this video so that you can support our channel. And, of course, to share this sa mga kapwa newbie nyo rin. And, of course, with those na medyo professional na so that they have different insights, no, on how to approach the market for next week. So, God bless us all. Bye-bye.